binago na ang compressor, bago ang evaporator, bago daw yung condenser, pinalitan din daw yung receiver dryer, nag-flush din daw ng system. Pero bakit wala pa rin lamig? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Herdy's Vlog. Mga ka-vloggers, car aircon na tutorial, tip, pwedeng tip. Pero mga ka-vloggers, nga pala, mabanggit ko lang pala, inuunti-unti ko po na yung mga video ko, lalo na po yung mga naging popular na videos natin. Nakatulad yung isa, 187,000, yung tungkol naman doon sa secret ng aircon, parang 87,000. Tapos yung huli, yung tips ko sa paano yung mga gagawin pag bago mag-install ng brand new compressor, nilalagyan ko na po sila ng subtitle. Medyo mahirap kasi hindi auto-generated, sabi nga. Wala po siyang ganun eh. So, ang nangyayari, mano-mano, manually, sabi nga. Nilalagyan ko po, pinipilit ko lagyan ng subtitle na ang mga videos ko, mga ka-vloggers, para yung sa mga nasa ibang bansa, nasa US, kahit saan, Korea, Japan, kahit saan pang sulok ng mundo, kahit din sa Pilipinas, marami hindi marunong ng Tagalog, ay para maintindihan po ninyo yung mga sinasabi ko. At malaking bagay po yun kaysa Tagalog lang mamaya. Salita ako ng salita, hindi nga ninyo naintindihan, no? So, sana mga ka-vloggers, tangkilikin din po ninyo yung mga video na nilalabas ko. Yung may mga, makikita naman ninyo sa ano yun, merong CC. Yun yun. Ibig sabihin ay, pindutin po ninyo yun doon at makita ninyo may subtitle. Hindi na kayo mahihirapang intindihin yung mga sinasabi ko sa Tagalog, no? Lalo na yung mga English-speaking na mga ka-vloggers o kahit na anong nasyon, mapa-inchik ka, Hapon ka, Koreano ka, Vietnamese, Thailander, kahit na ano, European ka, mga Deutsch, o kahit na ano pa, maintindihan ninyo yun dahil English po yung mga subtitle ko, no? Sana'y supportahan po ninyo mga ka-vloggers. Maraming salamat po at sana mag-subscribe po kayo mga ka-vloggers, ha? Maulit ko lang po ulit to, matagal-tagal ko na rin hindi sinabi sa inyo. Sana'y mag-subscribe po kayo sa mga channel ko, yung tungang Herdy's Vlog natin. Salamat din po sa inyo at papunta na tayo sa 15,000 subscribers mga ka-vloggers. Salamat po ng maraming sa inyo sa suporta ninyo, no? At pag-share. At yung pong isa ko, yung Herdy's Travel Vlog. Mga ka-vloggers, sana'y suporta ninyo. Mag-subscribe din po sana kayo doon. At talaga namang pinaghihirapan din namin ni Madam Ka-Vlogger ninyo. Sabi nga, dugot, pawis, pagod, hirap, init ng araw para lang mga paghatid kami sa inyo ng magagandang mga videos, mga ka-vloggers, no? Sana lang po, sana po ay supportahan ninyo. Press lang po ninyo yung subscribe button natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. So, ngayon mga ka-vloggers, balik tayo. Tukol po doon sa sinasabi nga nung isa nating ka-vlogger, papasalamat nga siya sa akin dahil laking tulong daw yung mga ginagawa ko po na YouTube videos at nakakatulong ako sa kapwa ko, no? Lalo na sa mga nagdi-DIY. Kung babasahin po ninyo yung mga comments ko, nakakatabarin ng puso mga ka-vloggers. Salamat din po sa inyo lahat at sinusuportan talaga ninyo ako. Sana ay panoorin lang po ninyo lahat kasi mahirap yung isa lang. Pag may tanong kayo doon, tingnan pa rin po ninyo. Yung isang ang, ano eh, comment, ang haba. Pero sinaga ko pong basahin lahat yun. Na sabi niya eh, ayaw na raw niya magpagawa at sinundan na lang daw niya lahat. Yung mga sinasabi ko at gumawa rin siyang sarili niyang vacuum. Wala lang daw siyang adapter. Alam niyo po kung sino kayo. At salamat po sa inyo. Sinagot ko rin yung mga comments ninyo, diba? So ngayon mga ka-vloggers, ito nga po.
binago na lahat. Compressor, lahat na eh. Condenser, evaporator, filter dryer, lahat na flush. Pero weak pa din daw yung lamig. Sabi niya. So, ibig sabihin eh, mahina. Sabi nga ng mga Amerikano nung araw na nandito pa yung mga Navy, it's cool but not cold. Ah, di ba mga kabloggers? Malamig siya, pero hindi siya talaga malamig. Di ba? Hirap din intindihin nun. Cool but not cold. Totoo rin yun. May lamig siya. Cool. Kasi gaya nga ng sabi ko doon sa isang vlog ko, kulang. Ha? Maaari nga, binago na lahat. Ando na ako. Bago lahat. Pero ang tanong ko mga kabloggers, alam niyo naman ang compressor, ang daming laman na langis niya, yung mga bago. Mamaya, hindi ninyo na flushing ng maigi at marami pa rin natira na oil sa loob ng system, eh hindi talaga lalamig. Ang makikita lang po ninyo doon mga kabloggers, nagbabasa ng todo yung suction. Ha? Tumutulo pa yon, basang-basa. Ang normal kasi mga kabloggers, hindi yung gano'n na tulo ng tulo sa basa na kalamo, gripo na, tulo. Yung nagbabasa lang siya na malamig, parang nagmumoist na malamig. Pag hinawakan nyo, kala nyo, yelo yon. Pero yung pag hinawakan ninyo, tumutulo sa tubig, ang dami. Tapos tulo ng tulo yung drainage, pero tingnan nyo, walang lamig sa loob yun. Kasi ang mga kabloggers, nangyayari doon, eh, sobra sa refrigerant oil. Yung langis, na sobrahan po yung system. Dahil bago nga yung compressor, tapos inilagay, hindi masyado magandang flushing, humalo sila ngayon na puno ng napakaraming oil ang system. At masama po yun. Tandaan po ninyo mga kabloggers, pag sumobra sa langis, hindi nalalamig ang aircon ninyo. Kailangan na yun flushing ulit. Ng malakas na flushing, katulad ng ginagamit na malakas na compressor, baguhin nyo ulit yung receiver dryer, ganun talaga. Walang mangyayari. Palitan ulit siya dahil nandun na ulit yung maraming oil sa dryer nyo. Tapos, i-flushing nyo. Kasi mga kabloggers, ang nangyayari, pag sobra sa oil, ang umiikot sa system ninyo na humahalo doon sa refrigerant, halimbawa, yung isang system, baka hindi lang 50-50, 50% na oil, 50% na refrigerant. Baka minsan marami pa yung oil kesa sa refrigerant, hindi talaga lalamig. Ang nagpapalamig po yung refrigerant, once dumampi yun doon sa aluminum, tapos lalamig yung mga fins, lalamig talaga yon. Pero kung sobra sa oil, no? Puro oil ang dumidikit sa mga tubo ng evaporator, hindi talaga lalamig. Nagbabara pa po yung expansion valve nyo, magbabara pa yung receiver dryer, hirap pa yung compressor ninyo. Hindi porke maraming oil, maganda na po sa system ninyo. Masama rin po yun. Kailangan i-flush nyo, bawasan ninyo yung oil, at hindi mo po pwede na walang ka-oil-oil. Baka mag-stock up naman. Nasa tantsahan na yan at expertise na ng mga gumagawa. No? Basta kailangan, mga kabloggers, gaya nga na lagi ko sinasabi, kailangan hanggat maaari, ako ha, sa amin, personally, yung M-Karate, pinopromote ko lagi yun, dahil subok ko yun. Kaya nga lagi ko rin sinasabi, M-Karate! Bekene men! So, mga kabloggers, subukan nyo rin naman yung langis na yun, dahil talagang maganda yun. At talagang synthetic oil siya kasi. Kaya bilib ako rin mga kabloggers. So, paano mga kabloggers? Sana'y nakatulong ako sa inyo na naman. Basta tandaan ninyo, pag binago na ninyo lahat, ayaw pa rin lumamig. Maganda naman yung klase ng refrigerant din dapat ninyo. Ha? Baka mamaya, tatakbuhin lang yan. O recover, wag na wag nyong gagamitin na po yun. Kailangan ako, subuko, DuPont, yung Solpron, maganda po. Yung mga yan eh. Suportado ko yung mga yan. Napakagandang refrigerant yan. Kung maganda na lahat, bakit ayaw lumamig? May mali. Napasobra yung langis. Naitindihan po ninyo. So mga kabloggers, sana ay nagustuhan na naman ninyo itong panibagong edition ng aking vlog. Paalam mga kabloggers. Salamat po.